Good day po sa inyong lahat. Salamat sa pagbisita sa aking channel. Today, magsiset up tayo ng dalawang active speaker na may kasamang passive subwoofer connection. So, susubukan natin paano mag-connect. Parang how to video na rin ito para sa mga kagaya ko na merong active speakers na gustong mag-connect ng passive subwoofer. So, kung paano ito gagawin, so, panoorin natin lahat. Ito po ang ating active speaker. Ayan, dalawa. Tapos, ito naman ang ating processor o crossover. Gagamitan natin ng crossover para makapag-connect tayo ng passive subwoofer. So, i-on lang natin. Na-connect ko na ito para hindi na masyadong mahaba ang video, pero ipapakita ko pa rin sa likuran mamaya kung paano ko siya kinonek. Yan, papakita ko sa inyo. Ikot tayo sa kabila. Alright, nandito na tayo sa likuran. Papakita ko na sa inyo ang kung paano natin kinonek ang mga wirings natin para sa setup na 2 active speakers and 1 passive subwoofer. So, unang-una, siyempre, mag-mix out tayo. From the mixer, left and right, so mag-mix out tayo. So, left channel, mix out. Yan, sundan nyo lang itong kable, kulay asul. Nag-input tayo sa, yan, channel 1 input. Yan, nakikita nyo naman. Oh. Channel 1 input. And then, channel 2, mix out itong dilaw na kable. Ayan. Naka-input naman din tayo sa channel 2, syempre. So, ayan, gets nyo na. So, ngayon, channel 1, balik tayo sa channel 1. Mag-out tayo ngayon. Kukuha tayo sa mid. Ayan, mid. Mag-out tayo ngayon. Ayan. Channel 1, patungo yan sa ating channel 1 na or left channel na active speaker. So, ganun din sa channel 2, yan, mid, mag-out naman din tayo ngayon. Yan, mag-out tayo. Sundan lang natin ng kable, out tayo, patungo sa channel 2. Or right channel input ng ating active speaker. Ngayon, para naman sa ating passive subwoofer, so kumuha tayo ng sub-out dito, subwoofer, yan nakikita nyo, subwoofer, nag-out tayo, yan, tapos naka-in naman yan dito sa ating amplifier. 4-channel amplifier, so sinaksak ko siya dito sa amplifier, in channel 3. Sa channel 3 ko siya sinaksak kasi 4 channels tong ating amplifier. And then, mag-out tayo ng speaker out, speaker wire out, channel 3 din. Yan. Sundan lang natin. So, naka-in naman yan ngayon dito sa ating passive subwoofer. So, nasundan nyo po. So, ganyan po ang ating connection sa likuran. So, balik tayo sa harap para i-power on na natin silang lahat. By the way, dito ko na sila sinaksak, no? Sa ating power controller. Lahat yan, nakasaksak na dyan for the meantime. Ang ating active speakers and also itong ating amplifier. Dito ko na muna sila sinaksak lahat sa ating power controller. For demo purpose lang naman ito. So, ito yung ating mixer, crossover, amplifier, and then yung dalawang active speakers. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo maingay kasi yung bahay natin nasa tapat lang ng daanan, no? So, daanan na yun nandyan sa labas. May mga dumadaan dyan ng mga sasakyan. Yan yung gate natin. Ito sa loob. Ayun, may dumaan tricycle. So, balik tayo sa harapan para mag-power on tayo. Alright, nandito na tayo ngayon sa harapan. I-on na natin yung ating power control. So, dito ko na muna sila,
Dito ko sila sinaksak, okay? Saksak, i-on natin ha. Ayan. So, kung napansin nyo, dito ako nag-umpisa sa 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ganyan. Dito ko na muna sila sinaksak kasi kadalasan sa proper usage, dito naman talaga ako gumagamit. 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. So, itong dito hindi ko nagagamit kasi kukunti lang naman yung aking mga equipments. So, this time, dito ko na muna sila sinaksak para magamit naman tong bandang area dito. So, ngayon, kung napansin nyo, hindi pa, kahit naka-on na yung power controller ko, hindi nag-on ng kusa yung ating mga audio equipments. Kasi ugali ko na kahit may power controller na tayo, ugali ko pa rin na i-off ang mga individual switches ng mga audio equipments natin. For safety purpose lang. Although yung ibang mga Soundtech, meron na silang power controller, hinahayaan nilang naka-open ito. So, sila yun, no? Okay din naman yun. Pero para lang sa akin, for safety purpose, as I've said, kahit may power controller na tayo, ino-off ko pa rin individually itong mga switch, individual switch ng bawat equipment. So, ayan, nakita nyo, naka-on na yung ating power controller. So, i-switch on ko pa rin yung ating mixer. Yan. Switch on. So, ayan, umilaw. Ito naman yung crossover. Ayan, umilaw. And yung ating amplifier. Ayun, umilaw na siya. Now, punta tayo sa likuran ng ating active subwoofer. I-on din natin. So, ayan, naka-zero volume muna. Line in, sensitivity, kasi naka-line in tayo mixer. Ayan, on. So, ayan, nag-activate na, umilaw. So, same thing sa kabila, ganun din. Sensitivity line, zero volume, i-on din natin. So, ayan, naka-on na. So, ayan, susubukan na natin magpa-sound check or magpa-sounds, no? Kung gagana ba itong ating passive subwoofer. So, gagamit tayo ng laptop for audio source. Isi-switch on ko lang or activate ko lang yung Bluetooth. Ayan. And then, balik tayo dito sa ating mixer. Activate ko rin yung ating Bluetooth switch. Yan, nagbi-blink na. Ibig sabihin, connected na siya. So, it's time na magpapatunog tayo. Pili lang tayo ng kanta dito sa ating laptop. Ito, play natin. And then, volume lang tayo. So, balik tayo sa ating mixer. So, by the way, naka-zero pa lahat dito sa ating ano ha. Tawag nito, crossover. Hindi pa natin sinet yan. So, try natin magpa-ano lang muna, magpa-sounds kung may lalabas ba na tunog. Oops, hindi ko pa pala na power, na volume yung ating master, no? Naiangat. So, lagyan natin sa unity gain. Ayan, so, try natin. Oops, nakalimutan ko. Sa ano pala, yung ating volume dito sa powered speaker. So, yun ang mahirap, no? Parang nalilito pa ako. First time ko kasing magka-powered mixer, powered speaker. Kaya, sinasanay ako na ang lahat ng mga controls ay nasa amplifier nandito. So, kaya ginagamay ko pa. So, anyways, try natin pa sounds. Naka-zero pa ang ating ano, crossover. Hindi natin sinet. Ayun, may lumabas. May lumabas na sound. Dito rin sa kabila. So, mahina yung sounds, no? Kasi hindi ko pa naman, naka-crossover kasi tayo, nakasaksakin sa crossover, so hindi ko pa binuksan. So, try natin ngayon, buksan yung volume ng mid. Ayan, lumakas na.
So yan mga ka-sounds, no, tumutunog yung ating mid. Hindi pa tumutunog yung ano, ha, yung subwoofer, passive subwoofer. Ito pa lang, nag-sound check lang muna tayo. So ayan, tumunog naman, sabi sabihin tama yung connection natin, no. So ngayon malalaman natin ngayon kung mas tama na yung connection natin kung tutunog itong ating passive subwoofer. So kasi yun naman talaga ang purpose ng ating video for today, na kung paano mag-connect ng active speakers na may kasamang passive subwoofer. Okay? Kasi ngayon wala tayong active na subwoofer, eh. So hindi ko afford bumili nun kasi napakamahal nun. Alam naman natin, no, mga nasa ang isa nasa mga 25 to 30,000 yung isa lang. So hindi natin kaya nun, wala tayong pera. So dito lang tayo sa passive. So try naman natin yung patunogin yung ating passive subwoofer. So this time, bago natin patunogin yung ating passive subwoofer, i-off natin ang ating active speakers, okay? Yung mga volume niya, i-off muna natin yan para walang lalabas na mid sound. So ayan, kung narinig nyo, ayan, naka, ano na, humina na. Wala na tayong sound, no? So yung aso ko, ayan, nagwala, nagdabog. So ngayon, try natin buksan yung ating ano, passive subwoofer. So ito yung volume ng ating power subwoofer. Ito naman yung kanyang frequency. No? So try natin buksan. Naka-on na tayo sa ating fader. Ayan. Buksan natin. Volume. Ayan, tumutunog na. Dagdagan natin ng konting frequency. So ayan, nakikita nyo sa amplifier, may signal. So ganito lang po ang connection na ginawa natin. So effective naman, no? So pwedeng-pwede po lagyan ng passive na subwoofer connection yung dalawang active speakers. So ayan po, yumayanig na, no? Nararamdaman na natin na nagbabibrate yung wall. So ngayon, lagyan lang natin ng volume. Bubuksan natin volume ng active speakers. So bubuksan natin sa mid volume. Tapos yung low mid. Mid high. So ayan na po. Nakabukas na lahat. Tumutunog na yung ating active speakers na may passive subwoofer connection. So ganyan po ang pag-connect ng active speakers with passive subwoofer connection. So again, gumamit tayo ng crossover audio processor para makapag-connect tayo ng active subwoofer. Alright, sana na gustuhan nyo yung ating video for today. Sana may natutunan kayo kung paano mag-connect ng active speakers na may kasamang passive subwoofer connection. So thank you so much for watching, and please subscribe po to show support to my channel. And kita-kita po tayo sa susunod na video. God bless po, and to God be the glory.